Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo'y magkwentuhan. Paul Millsap, aminadong tinakbuhan niya si Lebron sa East. At Dwayne Wade, bumilib sa game winner ni Anthony Davis. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. At pwede nyo din i-like ang ating Facebook page sa Kwentong Atleta dahil magpo-post na din tayo doon ng mga videos and updates. Salamat po mga kaibigan. Let's go! Kung sa panahon ni Jordan may mga players na katulad ni Karl Malone, John Stockton, Charles Barkley at Patrick Ewing, mga players na mahusay ngunit hindi nakapagkampyon dahil malas nila at nakasalubong nila si Jordan sa playoffs. Ngayon naman may mga players na katulad ni Paul Millsap, DeMar DeRozan at Paul George, mga players na mahusay at napabilang sa malakas na mga team ngunit hindi makapagkampyon dahil madalas sila hindi makalusot sa mga team ni LeBron noon sa Eastern Conference. Hindi ko naman sinasabi na ka-level nila ang mga legends na nabanggit ko. Ngunit yun nga, mga mahusay na players na hindi makalusot sa team ng isang partikular na player. Si Paul Millsap ay kabilang noon sa team ng Atlanta Hawks kung saan sila ang may hawak ng number 1 record sa East. Ngunit pagdating sa playoffs, sila ay winalis ni LeBron James. Hindi lamang isang beses, kundi dalawa. Kaya naman ngayon, si Paul Millsap ay may record laban kay LeBron James sa playoffs na 0 wins at 10 losses. Sa kanyang 14 years sa NBA, hindi pa nga ito nakakapasok mga kaibigan sa NBA Finals ng kahit isang beses. Tumatanda na din si Millsap, kaya naman umaasa talaga siya na ito na ang kanyang pagkakataon sa Denver Nuggets. Subalit bigla nga itong lumipat si LeBron James sa Los Angeles Lakers, kaya naman napakamot na lamang sa ulo itong si Millsap. Sa kanyang interview sa The Athletic, inamin ni Millsap na sinabihan daw niya si LeBron James ng "Sinubukan ko nang layuan ka sa East, ngunit ngayon naman ay pumunta ka sa West." At malas ni Paul Millsap at nakasalubong na naman niya ito ngayon sa West Finals. At nanganganib na naman siya mga kaibigan mawalis ni LeBron James. Kinakailangan nga nila mga kaibigan dumoble ng kayod ngayon dahil 2-0 na sila. At hindi talaga ito magiging madaling series upang gumawa ng comeback katulad sa mga nauna. Sa ganda ng pinapakita ng Lakers ngayon, mukhang malabo talaga na matalo sila sa series na ito. Ngunit may kasabihan nga na bilog ang bola. Kung sakali naman na matalo ang Denver Nuggets, napakaganda pa din ang kinabukasan ng kanilang team dahil ang babata pa nga ng kanilang mga star players. At sa kanilang buong team, si Millsap lamang at Plumlee ang mga players na may edad na mahigit pa sa 30 years old. Subalit sa edad ni Millsap na 35 years old, malamang ang nais na lamang niya ay ang magkampiyon ngayong taon. Habang sa ating susunod na balita, matapos na gumawa ng napakatinding game winner si Anthony Davis, ito ay kumuha ng iba't ibang reaksyon sa mga NBA players at legends. Isa sa mga bumilib sa kanya ay ang dating kaduo ni LeBron na si Dwayne Wade. Ayon sa NBA legend, pinatahimik daw ni Anthony Davis ang lahat at naglalaro daw ito ngayon na tila ba isang future MVP. Napakaganda nga ng mga salita na binitawan ng 3-time NBA champion. At bukod sa kanya, meron din ibang mga players na gumawa ng iba't ibang reaksyon. Napa-oh my god na lang si Magic Johnson, habang si Donovan Mitchell naman ay napawaw na lang. At ang sikat na sports analyst ng ESPN na si Stephen A. Smith ay pinatamaan ng Clippers. Ayon kay Stephen A. Smith, pinatunayan daw ni Anthony Davis na hindi siya katulad ng Los Angeles Clippers. O sa madaling sabi, hindi daw ito choker. So ayun po mga kaibigan ang ating balitang NBA ngayon. Ano ba ang masasabi nyo dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!